So, unang-una, gusto kong pasalamat sa inyo sa oras na binigay ninyo. Some of you are booked for our solemnizing services and some of you are enrolled for the pre-Cana and pre-marriage counseling. Ang ating pre-Cana will happen in the afternoon, pero we also include those who are enrolled for pre-Cana dito sa ating morning session kasi this is very important for you. Ang pag-uusapan natin ay ang inyong future. Ang pre-Cana at pre-marriage naman ay isa lang ang meaning. Ang difference na lang ay kung ano ang totoo sa kanilang dalawa, no? Because kami yung grupo na magtuturo ng totoo. Hindi kami yung usual na nagtuturo ng ganito, ng ganyan, ang marriage ay product ng Diyos, totoo naman. Pero despite of those teachings na naririnig natin, na alalaman natin, nababasa natin for the last 500 years of Christianity, eh marami pa rin ang nag-messing up in their relationship. So, pag tinanong ko kayo kung anong mga reason ng kanilang pag-mess up sa kanilang relationship, and I'm sure you will give a lot of reasons. You will give a lot of theories kung bakit sila nagkahiwalay, bakit sila gumigive up sa kanilang relationship. So, marami tayong hindi alam about sa relationship. Marami tayong hindi naiintindihan about relationship. Yan po yung pinagtiyagaan namin pag-aralan, lalo na ako, for the last 30 years. 30 years na ba? Malapit na siguro. Since 1987, I've been reading books about relationship already. I've been reading books in several references concerning life. At kapag nakikita ko merong problema, hinahanapan ko ng sagot. Okay? So, I'm encouraging you to please open your video dahil hindi pa namin malalaman kung nakikinig kayo o hindi. Sorry, tuloy. Okay, ma-apel ka? Yeah. Okay, open lang yung video niyo because we will talk about your future. Actually, parang school for marriage. Maybe that's why nagtatagal yung kotse ng pamilya kesa dun sa relationship ng mag-asawa. Nagtatagal yung career ng bawat isa sa inyo kesa dun sa pagsasama ninyong dalawa. No? Na kahit anong doctorate, masteral degree. Anong time, Antonio? Ito ba? Okay. Hello? Hello, Samsung? Can you put your names on your video? Samsung? SM? Kalagay lang po inyong mga pangalan, lalo na yung inyong first name lang. Like Joseph and Mary, Peter and Rachel. Can you make it like that? Para hindi kayo magkapalit-palit. Yeah. Okay. So I need your attention dito. Because, and I want to make sure na yung attention nyo eh nandito sa ating pinag-uusapan. Because you have to invest time, focus, and attention sa inyong future. Hindi nyo masasabi ang future, but in this learning session, matututunan nyo kung paano mag-travel together through life by using the right GPS, by using the right guide sa inyong biyahe. Otherwise, pag wala kang GPS or guide sa pagbabiyahe ninyo mag-asawa, kasi nga naman, ang married life is like a journey, di ba? Even our life is also like a journey. So, if you don't have the right GPS in your journey, what you will do? You will experiment. You will experiment all throughout your lives na itatry nyo to kasi ginagawa ni mommy and daddy to, tatry namin to because ginagawa ng friends namin to. Tatry namin to because hindi naman namin to naintindihan, effective sa kanila, we'll try, we'll see. Di ba? Ang tawag po daan ay experimentation. So, experimenting life is very costly and most of the time, gagastos tayo ng malaki.
At most of the time din, may mga nasasaktan tayong tao along the way. If we experiment life. Life is not designed that way. Ha? Tandaan natin yan. Hindi porke nangyayari sa marami, eh yun ang normal. Okay? Hindi porke ginagawa ng marami, ay yun po ang totoo. Yun po yung normal. Huwag niyong paniwalaan yung ganun. Ha? Talagang sisirain ang buhay niyo yan. Porke marami naghihiwalay. Normal sa relationship yun. Eh bakit pa kayo mag-aasawa ngayon? Di ba? If you are expecting na someday, eh baka magkahiwalay din kayo. Di ba? So, that's a different mindset. Hindi tamang mindset. If you put that mindset, if you put that mentality into your marriage, that hiwalayan is normal or separation is normal, then huwag ka na mag-asawa because you are bringing the wrong mentality to your marriage. And that's dangerous. Di ba? Kasi sisirain nyo lang yung buhay nyo dalawa. Even yung buhay ng mga anak ninyo. Masisira lang. So you want to have the stress-free life. You want to have a good life. I'm sure naman yun ang desire ninyo eh, di ba? Kaya kayo nag-aasawa, I'm sure you want to have a perfect family. Pag imposible sa'yo yung perfect family, then that's another problem. Okay? That's another wrong mentality that you are bringing to your marriage. Bakit? Baka nakita mo yung parents mo, hiwalay. Nakita mo yung tsuhin-tsahin mo, hiwalay. Nakita mo yung lolo at lola mo, hiwalay. Most of your relatives, hiwalay. Most of your friends, hiwalay. And you will believe that ganyan ang buhay. And you will bring that mentality to your marriage. Di ba? That's dangerous. So ano ang difference natin sa mga naghihiwalay? Ano ang difference ng mga naghihiwalay sa mga buong pamilya? Kasi may natitira pa rin eh. Yun nga lang, mas marami na yung naghihiwalay. Statistically speaking. Hindi natin nababalitaan yung mga buo pang pamilya. Hindi natin nalalaman. Kung meron tayong kamag-anak na buong pamilya, then you have to believe na meron perfect marriage. And I've heard a lot of couples telling me there can never be a perfect marriage because we are imperfect human beings. Sino ba nagsabi sa inyong imperfect tayo? Diba? In the first place, sino may sabi sa iyo na imperfect ka? Because you are telling your creator, kasi ano yan eh, it's like magpapahiya, no? Pinahihiya mo yung creator mo na imperfect ka. No? Yung manufacturer ng mga produkto, pag sinabi mong, oy, defective yung produkto mo, kahihiyan nila yan. Di kasi sira ng pangalan nila yan. Kaya pag meron kang biniling gamit, aparato, or equipment, at sinabi mo sa manufacturer, your product is defective. Aba, kukunin nila sa iyan, papalitan ng bago. Bakit? Nakasalala yung pangalan nila dyan eh. Sa produkto nila. Kaya if you are telling yourself that you are imperfect, then you are telling God that He has produced a defective product. Diba? Sobra naman tayong napakatalino to tell that to God. Meron ba tayong atheist dito? May I know? Can I see a raise of hands for any atheist here? Meron ba? Sagot lang po. Uy, may atheist. Dalawa. Uy. O sige, I will address that issue. I'm telling you will never be atheist for life. Someday, you will find your connection. And yan na napatunayan na rin ng mga psychologists. No? So, do you want to proceed with this session? You still want? Yung ATS po natin? You still want to listen and analyze? Okay. Thank you.
Tayo po ay kinilala ng DSWD to conduct this pre-marriage counseling. So for those of you applying for marriage license, ito po ay ino-honor ng ating City Hall. So this is my profile. Stronger family advocate po tayo for 27 years now. I took up business courses at Ateneo and at De La Salle. I took up 2 bachelor degrees, psychology and political science. I completed both. Katarungan pang barangay law also at UMAC. Why I need to study this? Because lahat ng problema sa pamilya, sa barangay pumupunta. Yung iba kay tulpo. na-achieve na niya yung kanyang goal. Nasa Senado na siya ngayon. Para legal studies also at UP Law School. I'm a retired religious leader also. Tapos na ako sa religious life ko. So hindi na ako nag-entertain ng kahit anong religion, but only directly to my creator, no? To God. Because magkaiba yung religious sa baka Diyos. Okay? Ang religious, sunod na lang sunod yan. Pag sinabi ng pastor o pare, magpakarami kayo. Sunod lang sunod yan. Ganyan po ang religious. Okay? Kaya ang maka Diyos, yung sumusunod lang sa Diyos. Yung hindi na nakikinig sa dikta ng tao. Yun po yung difference noon. Okay? Kaya ako, tinapos ko na yung pagdidikta sa akin ng mga religion. So I have to follow God directly. I have to follow my maker directly. Theology at Manila Philippines Institute of Religion. I took that up. It's a long course. All the Bible, all the other books na inimbento ng mga Mormons, lahat yan ay binasa ko, pinag-aralan ko. Maging ang Quran. Quran is 90% Old Testament. Okay? The rest, dinagdag na lang nila yun. So these are my... ang tawag dito, siguro mga posisyon pinagdaanan in my career. Yan po yung aking mga pinasukan, no? From 1 to 12. I involved in legal research work, court cases, all disputes since 1990s until today. Matyaga po pong pinag-aaralan lahat ng mga problema ng tao sa korte. Ha? At lahat po ng iyan, I concluded, ay galing lahat sa relationship problems. Relationship sa mag-asawa, relationship sa mga anak, relationship sa business partners, relationship sa mga kaibigan. All about relationship. Yung nagpupuno ng ating korte. Okay? Paniwala kayo't hindi. All about relationship. Kahit naman company to company yung nag-aaway, it's still about relationship nilang dalawa. Kahit na company pa yan. So I gave lectures at colleges and universities as guest speakers. Our Lady of Fatima, Miriam College, PUP, Taguig, San Sebastian College, Arellano University, and Ateneo Law School. We were invited to speak about the family mediation by the Ateneo Law students. And also at Lyceum, Laguna. And I got media interviews about divorce. Pinag-uusapan na mainit ngayon kung dapat na bang magkaroon ng divorce sa Pilipinas. Eh ako po yung madalas na invite dyan, lalo na kung totoo yung pag-uusapan, ha? Kung tama yung pag-uusapan. Hindi puro opinion. Okay? Because I don't give opinions. Ang binibigay ko pong posisyon ay yung posisyon na nag-create ng marriage. No? Yung posisyon na nag-create ng marriage, yun po yung binibigay kong posisyon. Hindi ako umaalis dun. Hindi ako humihiwalay sa alignment ng posisyon ng author ng marriage. Yung mismong gumawa ng marriage. Kasi yung divorce, invento ng tao eh. Sino na una nag-invento ng divorce? That's Moses. And Moses was also in the world history. Ha? Hindi po
hindi po gawa-gawa ng tao ang Bible. It's a historical book also. It contains the law of the creator, of the manufacturer. Okay? It contains the law. So, ang advocacy po namin ay to build stronger companies, individuals, marriages, and happier families in the Philippines for the next generation. So, this is the gift, the seed that we found out that we are offering to the world. May solusyon kaming alam sa problema ng mundo, and we are doing this now. We specialize in the fields of corporate governance, property, marriage, family, psychology, music entertainment, and events management. These are the fields of our expertise na meron po kaming theories o mga academic background na ina-apply po namin na very effective. And so we are being fruitful for the last 25 years of our lives. Now, kano kahalaga ang right information? Kano kahalaga ang right knowledge na maituro sa atin? I'd like to see some answers from you. I'd like to hear some answers. Kano kahalaga ang tamang turo sa ating buhay? Sir Alvin and Natalie, can you open your video? Chansu and Rochelle, please open your video. You talk about your future. Remember, tutukan nyo to. Huwag kayong mag-text-text yan, ha? I'm telling you. Mahirap ma-miss yung mga pag-uusapan natin dito because everybody now seems to be messing up in their relationship. Kaya binubuhay nila uli ang usapin ng divorce. Yun daw ang solusyon sa ating mga problema. And I'm sure pagkatapos ng ating session, you will all agree that divorce is not the solution to our problem. It's knowledge. Now, ang tanong, gaano kahalaga yung tamang knowledge ang matutunan natin? Kasi ako, naturuan ako dati. Naturuan ako ng mga religion na humayo kahit magpakarami. So, nagpakarami nga ako. Nung dumami na, yung sahod ko, hindi naman tumataas. Lord, paano na to? Hindi ko na mapakain to. Oh. Sabi, tutulungan daw tayo ni Lord. Tutulungan nga. Paano? Alam ka naman maghintay ka lang. Alam ka naman maghintay ka sa mesa mo ng pagkain. Ang tawag dun, miracle. You are asking for miracle. Eh sabi niya sa scriptures, only pagans do that. Yung nag-ask ng miracle, hoping for miracle, pinagpipray mo yung asawa mo magbago, that's a miracle. Only pagans do that. Sino yung mga pagans? Ito yung, alam nilang meron Diyos, anito ang tawag nila eh. Anito. Alam nilang may Diyos, pero hindi nila alam yung kakayahan ng anito na pwedeng gawin sa kanilang buhay. Hindi nila alam yun. Yung tinanim sa kanilang kakayahan para makakain. Kaya they are asking for miracles. Only pagans do that, sabi ni Jesus Christ. So again, I will ask you, gaano kahalaga yung right knowledge na matutunan natin? Because we have lots of information, lalo na sa internet, lalo na sa social media. Ang tawag nila, kahit nga totoong news, eh, fake news na rin ang tawag. Eh, di ba? Litong-lito na tayo. Ano ba talaga totoo? So how do we, paano natin matututunan yung tamang knowledge? Anong kahalagahan sa atin kapag tamang knowledge na yung natutunan natin? Anyone, please? Anybody who wants to answer? Okay, Maya. Magtatawag ako. Lang sumasagot, ha? Tawag tayo. Next to my screen is Enrico and Nicola. Oh. Gaano kahalaga na right information yung matutunan natin?
sa buhay? Syempre, ano po, mahalaga. Kasi pag syempre with kapag mali yung information na nabigay sa amin, hindi kami makakapag-decide ng tama. So very important for us na tama yung information, yung knowledge na matututunan namin. Yes. For us to make the right decisions. Yes, thank you. Siyempre, pag tama yung information, tama rin yung reaction mo sa mga bagay-bagay. Wala pa ako nakita na wrong information, tama yung resulta. Walang ganun. Ha? Wrong formula, wrong results, siyempre. Di ba? So, the right formula, the right information produces the right decision sa ating buhay. Lalo na kung naintindihan natin yung information. Kaya may proseso yan eh. Kukuha ka ng knowledge or information, iintindihin mo muna yung knowledge. Pag naintindihan mo na, then you will be able to make the right decision. Kasi kailangan timbangin mo muna eh. Tama ba ito? Sinabi pa talaga ng Diyos na magparami ng tao? O baka sila lang may sabi noon? Religion lang ang may sabi. Because the more people, sa bawat couple nakakausapin nila na, oy, magparami kayo, the more batang lalabas, the more members they would have. The more members they would have, the more power they would have in the society. I'm telling you, ngayon nyo lang maririnig to. Because nabuksan yung isip namin sa katotohanan. Pinag-isipan ko mabuti. Tapos inintindi ko, tapos pinagdasal ko. Kaya pala, nagpaparamihan ng tao yung mga religions dahil the more members, the more powerful they are in the government. More power, more money. Okay? Samsung, are you a foreigner? Is this your name? Huh? Is this your name? Sorry. Who is your fiance? Sino fiance? Good morning po. I'm his fiance. Oo nga. Sino yung fiance niya? Ako po. Rochelle. Oh, nahirapan po kasi siyang mag-change name. Ah, okay, okay. So, Jean yung pangalan niya? Jen. Jen, okay. Is he Korean? Yes po. Hi, Jean. You really love your product, ha? Huh? Samsung is a Korean product, right? I like Samsung too. Huh? Okay, so let's continue. Welcome to the Philippines. Our history, our government, our character. Ito yung summary ng ating mga pag-uusapan today. The true marriage and family design. Ano ba ang design ng marriage? Ganito yan eh. Bawat produkto, bawat anything na meron tayo, hawak natin, laging may design yan. It all starts with an idea. So from idea, i-design niya yan at i-implement niya. For everything that we hold, everything that we have in our hands, all started from idea. At hindi lang yan basta ginawa lang without a design. Everything has a design. Okay? Parang ganito. Merong building na tatayo sa kanto. Merong billboard. I hope Jen could understand me, ha? Rochelle, paliwanag mo lang sa kanya mamaya, ha? Ha, Rochelle? Yes po, no problem. Okay. Merong building sa kanto. Di ba may billboard? On this site will rise a 20-story building with parking, 3-story parking, blah, blah, blah. With these facilities, blah, blah, blah. Nakadrawing na. Alam na nila yung building magiging itsura pagkatapos. That's the idea they have in mind. So, dinrawing nila at kumuha sila ng mga tamang engineer, kumuha sila ng mga tamang arkitekto, tamang electrician, tamang plumber, and everything. Lahat yan. Kailangan qualified para matupad yung naka-drawing dun sa billboard. Okay? At yung design na yan na ginawa nila, pag pumasok ka dyan,
either as engineer or arkitekto, pag pumasok ka dyan, hindi ka pwedeng mag-suggest na, oh, ganito, yan, ganito yung gusto ko eh. Pwede bang ilipat natin tong electrical dito sa side na to? Hindi mo pwedeng gawin yun because the design was already finished. Okay? Hindi ka pwedeng pumasok dun sa project team telling your ideas because tapos na yung idea. Tapos na yung design. Okay? Sa marriage, meron din yan design. Kaya hindi ka pwedeng pumasok sa marriage insisting your own idea about marriage. Ang tanong, who is the designer of marriage? Malalaman yung sagot niyan today. Husband's true role to the wife and family. Ano toong role ng husband? The more you know about the meaning, the more na malalaman mo kung ano yung role mo eh. Now, who understands the word husband? Sino dito ang nakakaintindi ng salitang husband? The meaning of the husband. Who among you can answer the question? Walang sumasagot, magtatawag uli ako. Raymond, magiging husband ka na. Anong meaning ng husband for you? Hi, morning everyone. What I understand about it is someone who provides and who supports the family in all of the aspects, not just for financial purposes, but for the holistic growth of everyone. Yun. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Pero merong simpleng meaning dyan, ano? Although yung sa'yo, Sir Raymond, that's a detailed explanation. The husband originated from the word house bond. House bond. Kaya naging husband niya. The one who binds the house together. So from you, as the one who needs to bind the house together, naku, ang lawak yan. Ang lawak ng usapan pagdating dyan. Ako, kaya kong ubusin ng maghapon to discuss that. So, the same thing with our role sa mga kumpanya na pinapasukan natin. Kung hindi natin alam ang totoong meaning ng role or job description natin, we will experiment. Pag meron kang experience, dadalhin mo yung experience mo doon sa kumpanya. Eh kung ibang industry yun. Diba? Kasi hindi ka binigyan ng job description. Manager lang ang sinabi sa'yo. O dadalhin mo yung experience mo. Itatry mo to. Still, you will end up experimenting. Lalo na kung wala kang experience. O, sino dito ang second time ng husband? Meron na second time husband sa inyo? Wala. So, first time kayo lahat, ha? So, it's very important for you to understand your role as a husband. Kasi alam nyo ba, ang lahat ng divorce advocates, majority ng divorce advocates ay babae. And statistically, majority na nagpa-file ng annulment ay mga babae. What else? Majority ng mga pupunta sa amin to file annulment are babae. Majority ng nag-i-inquire sa amin for counseling dahil sa problema nila sa kanilang husband ay mga babae. And we are receiving 10 inquiries a day for the last 20 years. 10 inquiries. Kaya napagod na ako. Magpapaanal ka, ito presyo. Ayaw mo, hanap ka sa iba. I don't entertain annulment questions. I don't entertain annulment inquiries. Hindi namin yan bread and butter. At maraming lawyers, ang bread and butter, yung annulment. And I know a lot of people na buhay sa annulment. Na yumaman yung lawyer. Na ang ending niya ay zero. Nagkaroon na maraming bahay, nagkaroon na maraming sasakyan, lumago ang pamilya, nagkaroon na maraming properties, ang ending niya,
nakikitira na lang sa kanyang mga anak. Bakit? You are promoting things that are against the creator of marriage. You are promoting a cause against the creator of marriage. Kaya wala tayong pwedeng pagmalaki sa creator. Pinanganak tayong hubad. Wala tayong hawak sa kamay, anything. Yumaman ka man, hindi mo ma-enjoy yan if you don't align your life to the creator's design of marriage. Wife's true role to the husband? Isa pa itong problema natin kapag yung babae hindi rin naiintindihan yung role niya sa kanyang husband. Na iisipin niya, oy, magaling din ako ha, hindi lang ikaw magaling. Huwag mo ako i-dominate. At yung mundo, tuturuan din yung mga babae about equality. No? Equality, equality, equality. Eh, ladies, pag pinantayan mo yung husband mo sa leadership sa bahay, eh talagang magma-malfunction ang inyong relationship. Bakit? Isa lang ang leader sa bahay. At hindi ikaw yun, ladies. Saka nakakita ng isang lugar na dalawa ang leader. Yung barangay ninyo, pag dalawa ang chairman, di ba kayo naguguluhan? Ha? Yung city ninyo, na dalawa ang mayor, hindi ba kayo naguguluhan? Eh kahit wala pang ginagawa yung mga yan, gulong-gulo na kayo eh. Bakit? Kasi dalawa yung leader eh. Eh how much more sa bahay kung dalawa ang leader? Ha, ladies? You have to align yourself to the design of marriage. Otherwise, talagang magma-malfunction ang inyong relationship. Sino dito ang nakatanggap ng homeworks? Yung case studies natin, nasagutan nyo siguro, no? Yung mga sample na binigay namin sa inyo doon, yung case studies, lalo na yung Bohol, no? Ayan, thank you, Roland and Abel. Kung napasa nyo yung Bohol tragedy, some marriage can end up tragically. Okay? Kapag na-violate yung design ng marriage. Most marriages now end tragically if you don't align yourself to the design. Kaya hindi ka pwedeng pumunta sa marriage na may ibang kakaibang mentalidad eh. Delikado. Okay? Kaya you have to bring the right mentality to your marriage by aligning your mentality to the design of marriage. Hindi ka pwede pumunta sa project na isisingit mo, isisiksik mo yung idea mo. Okay? Family economics, sustaining needs, eto pa. So, syempre, may possibility na lumaki ang pamilya ninyo, magkaroon kayo ng maraming anak, no? Think of that possibility because ay pareho kayong may kapasidad na mag-produce ng offspring. But just make sure of that, ha? Alam nyo sa US, one state requires the test of ang tawag doon yung kung capable kang mabuntis at mambuntis. Anong test tawag doon? Before they give marriage license, kasi nagtataasan yung divorce rate sa kanila, divorce cases, because of that one area na hindi magkaanak. Yung isa, asang-asang magkaanak siya. Tapos hindi pala capable yung partner niya na magkaanak. So you have to address that also. Okay? You have to check that. Para hindi kayo magsisihan balang araw. That's very logical naman, di ba? Gusto mo magkaanak, edi i-siguraduhin mo yung partner mo, eh, gusto rin magkaanak at capable magkaanak. Now, pag dumami na anak nyo, paano nyo i-sustain yung needs niyan kung empleyado ka lang? Today, malalaman nyo na hindi tayo dinesign just to be an employee. Because I have met a lot of seniors working sa mga private companies na walang ibang lumalabas sa bibig kundi paninira sa company. Puro negatibo yung lumalabas.
Eh, yung idea ko, di pinapansin ni boss eh. Di ako pinopromote eh. Dami kong mga sinadjust, wala naman eh. At doon ko na-realize na totoo yung sinasabi ng scriptures. Hindi tayo design to be employee forever. Because yung mga ideas na sinasabi ng mga matatandang yan, it's supposed to be the idea that he has to apply sa kanyang sariling business. Kaya kapag empleyado ka pa rin, ang dami nyo ng anak, problema yan. Because yung employer mo ang magdi-dictate ng value mo. Hanggang dito ka lang. Ito lang kaya ng budget namin. Kasalanan ko ba yung padamihin mo anak mo? Ha? Ililipat mo sa kumpanya ko yung gastos mo? Ha? Sabihin lang sa employer mo, ganun. Oh, hindi ko problema yan. Marami ka ng anak eh. Maanak ka ng ibang trabaho, gusto mo. Marami tayong husbands na napuprustrate because of that. Bakit? Hindi alam yung dapat niyang gawin. It's very important na matututo, na maituro sa atin yung tama eh. Para yung decision natin talagang tama. Family economics po ang ating pag-aralan later on. And number five, the happily ever after life you both desire. I'm sure naman every one of you desires a good life. I never met a man or a woman telling me na, ay gusto ko mahirap lang. Ay gusto ko simple lang buhay namin. Ito pa yung isang maling-maling turo. Huwag ka na magpakayaman kasi makakalimutan mo ang Diyos pag yumaman ka. Turo yan ng mga religion. O, pag sinunod mo yan, eh talaga namang hindi ka na magpapakayaman. Eh talagang hindi ka magsisikap. Tatanggapin mo na kung ano ka. Tatanggapin mo na kung ano meron ka. Ito na yung binigay sa akin ng Diyos eh. And look at what we have now because of that teaching. Diba, Sir Enrico? Look at the kind of life we have now in the Philippines. Hindi matapos-tapos na poverty. Hindi matapos-tapos na kahirapan. Hindi matapos-tapos na krimen sa ating bansa. Alam nyo ba, ginagamit lahat ng mga politiko yan every time na kakandidato sila at nagsawa na ako. May sagot ako sa taggutom. May sagot ako sa krimen. May sagot ako sa kung saan-saan. Ay nako. So, restricted words in this lecture. These words are life's destroyer. Kaya hindi namin tinuturo yan. We align our teachings to the design, to the original design. Okay? We call that authorized dealer. Kasi yung authorized dealer, hindi yan mag-i-experiment. Ihingin yan yung original design ng produkto mo. At maibabalik niya yun sa ayos according to the original design. Okay? Yung mga words na nakagisnan na eh. Depende kasi yan eh. Nakaugalian na yan eh. Karamihan kasi sir, kadalasan kasi sir, walang mga ganyan salita tayong pag-uusapan. Okay? Because these are all opinion according to what many are doing. Hindi po yun ang ating basis. We will stick to the design. So what's the difference between a happy family and a broken family? We need to discuss this dahil ito ang inyong papasuking buhay. Which is a lifetime decision. Di ba? Lifetime yan. Di ba? May expiry date ba ang marriage? Wala. Oh, meron ba kayo pinag-usapan kung hanggang kailan lang kayo magsasama? Ha? Meron? Oh, hanggang ano lang tayo magsasama? Hanggang 2060 lang ha? May ganun ba? Sir Alvin? Sir Natalie? Wala, no? Wala expiry date. Lifetime yan. Kaya kailangan umpisahan mo na sa tama. Kaya kung meron kayong malalaman today, i-align nyo na. I-check nyo na, umpisahan nyo ng gawin. May malalaman kayo today na hindi nyo pa nagagawa. The difference is mentality. Pag pumasok ka sa marriage na hindi ka naniniwala ang my perfect marriage, you will bring that to your marriage and dangerous ang inyong pagsasama. Bakit? You will never make any effort to achieve that. Hindi ka naniniwala eh. Di ba?
paano ka mag-e-effort magkaroon ng perfect marriage kung in the first place hindi ka naniniwala? At maapektuhan mo ang magiging asawa mo with that kind of mentality. Ay, kasi ako naniniwala may perfect marriage pero yung asawa ko hindi naniniwala eh. Maapektuhan mo siya. Hindi na rin siya mag-e-effort. Kasi hindi naman makikita yung cooperation sa'yo eh. Di ba? Oh, gusto ko mayroon tayong Sunday family bonding. Busy ako eh. Dami kong kausap, dami kong client eh. O, paano na? Mga bata, hintay nang hintay. Kailangan pa makapag-appointment sa daddy. Di ba? Kailangan pang, maski yung wife mismo, kailangan pang humuha ng appointment sa husband niya. Sobrang busy. So, nasan yung mentality mo na makakamit niyo ang perfect marriage nung asawa mo kung ikaw naman ay hindi naniniwala sa perfect marriage? So that's our problem. Hindi natin naintindihan yung relationship. Akala ng mga artistang ito, meron na silang karapatan makipaghiwalay. Akala nung sunod-sunod na eh, di ba? Alas taon-taon may naghihiwalay sa kanila eh. Akala nila merong silang right to get out of that marriage. Alam nyo ba na pag pumasok tayo sa marriage, there's no way out? Na yung mga annulment na yan, eh hindi rin yan ginawang madali. Oh. Another test to your mentality. Who is the foundation in the marriage? Husband and wife. At Tagalog sa sagot. Alam nyo ba? Doon sa Paranaque, pa nagtuturo ako. Nag-iintay ako ng tatayo agad na lalaki na sasabing, ako sir, ako. Naku, may isang sakong bigas kagad sa akin yun. Oo, papadeliver ko sa bahay nyo. Yung alaki sa akin. Kaso, wala na nanindigan eh. Ako sir, ako pundasyon. Pag ganyan na hindi kayo sumasagot, ibig sabihin may doubt kayo. It only means you are doubting about it. Teka muna eh, paano itong asawa ko? Ako lang ba, sir? Okay. O, sagutin natin lahat ngayon yan yung mga doubt nyo na yan, ha? Okay? Mentality that destroyed many lives. No such thing as perfect marriage. Utos ng Diyos ang multiply na magpakarami ka ng anak. Normal lang sa mag-asawa nag-aaway. May privacy dapat ang isa't isa sa mag-asawa. Itong 1 and 2 na-discuss ko na kanina. Yung normal lang sa mag-asawa nag-aaway, is it still normal na after nyo mag-aaway, hindi kayo makatulog, hindi kayo makakain, at nai-stress kayo? Is that still normal? May privacy dapat ang isa't isa sa mag-asawa? Anong privacy ang kailangan mo? Hindi alam ng wife mo yung password mo sa cellphone mo? O sa emails mo? Bank account mo? ATM mo? Hindi alam ng wife mo yung PIN code mo? Is that the privacy that you want? I'll give you a situation. May mag-asawa. Ganyan ang setup nila, privacy. Hindi niya alam yung cellphone, email, password, PIN code ng kanyang husband. Tinesting sila ng tadhana. Na-disgrasya si husband. Na-ospital. Na-coma. Humihingi ng pera yung ospital. Ang sagot ni wife, hindi ko po alam eh. Ang savings po namin nandun kay husband. Siya po nakakaalam ng password niya at saka PIN. Eh, comatose. Paano mo matatanungin yung comatose? That's the worst example that I can give you. If you want to insist on your privacy. The only privacy na kailangan mo, husband or wife, the only privacy that you need is the comfort room. Yan lang. Okay?
Huwag kang tatabi sa asawa mo pag nandun siya sa CR at nagko-concentrate. Ha? Kailangan niya ng privacy doon. Yun lang ang kailangan niyang privacy. CR, comfort room. What else? Daming pamilyang nasisira dahil wala tayong divorce. Again, it's a wrong mentality. Hindi mo kailangan magpaalam lagi sa husband mo, girl, sa mga gagawin mo. Tira natin, matutuwa ka, Sir Enrico. Layas ng layas yan, no? Or kung ano nang ginagawa ni Ma'am Nicola, hindi mo alam, Sir Enrico. Tutuwa ka? Ha? O ngayon pa lang, eh. Imagination pa lang yan. Hindi ka na natutuwa. Di ba? Ikaw din, Sir Raymond, matutuwa ka? Pagka naglalayas si Sir Lorraine, hindi mo alam kung saan nagpupunta. Uuwi gabi na, hindi mo alam. Di ba? For sure, hindi ka rin matutuwa. Kaya ladies, you need to know something very important on how to handle your relationship. Tanga ka na lang kung mag-stay ka pa sa toxic na relation na yan. Turo yan ng mundo. Ha? Pagka nilagay mo sa social media, yung problema mo sa asawa mo, wives, pinost mo yan, eh talagang marami kang ekspertong comments na matatanggap yan. Ha? Tanga-tanga mo, girl, ba't ka pa nag-i-stay dyan? Oh. Yung mga lalaki, hindi naman nila pinopost yan eh. Pag inaway nyo kami, husband, pag inaway nyo kami, wives, hindi namin pinopost sa FB yan. Kayo lang yung nagpo-post. Di ba? Isang beses lang naman ako magtataksil. Hihingi na lang ako ng tawad pagkatapos. Diyos nga, nagpapatawad eh. Think about this. Ang pagtataksil, kahit napatawarin ka, it remains in the mind of the person that you betrayed. Kahit napatawarin ka verbally, it remains in the mind of the person that you betrayed. Of your spouse that you betrayed. Hindi natatanggal yun. Kaya nga, mamaya matututunan nyo that every violation of the law in the design of marriage remains for a lifetime. Every violation remains for a lifetime. And that you will learn today. Karapatan ko rin lumigaya at maging masaya. Kapag dinala mo to sa marriage mo na may karapatan kang lumigaya, magma-malfunction ang inyong relationship. Anong dapat na mindset mo? Anong dapat mentality mo when you enter into marriage? Karapatan ng asawa mo na maging maligaya. Kasi yung karapatan mong lumigaya, ginagawa mo yan nung single ka pa. Kaya pag umaapaw ka na sa pagmamahal, natupad mo na lahat ng pangarap mo, nagawa mo na lahat ng gusto mo, nagsawa ka na sa pagkabinata at pagkadalaga, ready ka na magmahal ng iba kasi umaapaw ka na sa pagmamahal sa sarili mo. At yun ang kailangan ng asawa mo. Hindi yung para pasayahin ka niya. Naintindihan niyo ba? Mentality. Kailangan yan ng asawa mo. Hindi mo na kailangan yan dahil tapos ka na dyan. May problema tayo kapag hindi mo tinapos yan tapos nag-asawa kang bigla. Kaya it's very important to enter into marriage with the right mentality. Okay? Kasi pag nag-asawa ka tapos nag-i-expect ka na makumpleto dahil kulang ka, then that's a problem. Paano pag umalis lang sa tabi mo yan? Hindi ka na mapakali. Mawala lang ng ilang oras, wala na, hindi ka na mapakali. Oh, may problema tayo doon. Kaya merong sequence na binigay yung Creator kung sino ang una mong mamahalin. Alam nyo ba yon kung paano yung sequence? Alam nyo. O, mamaya sabihin ko. Not all marriages are made in heaven. Sabi to ni Speaker Alvarez nung time na nakaupo pa siya sa Congress,
Hindi kasi ako nakausap ni Congress eh, ni Congressman eh. Kung nakausap niya ako, hindi niya masasabi to. Okay? Marriage is supposed to be, supposed to function well because it was made in heaven. Magiging heaven ang inyong pagsasama sa bahay kung ang design ay nakalapat doon sa inyong mga sinasabi sa isa't isa, ginagawa sa isa't isa, treatment sa isa't isa. Basta naka-align doon, you will have a marriage like heaven. Sino napipilitan lang o napwede sa mag-asawa dito? Taas ang kamay. Habang may chance pa, sagot pa. Wala napilitan? Wala? May time pa. 5, 4, 3, 2, and 1. Wala. Okay. you were not forced to get married, Jean Tansu? Huh? You're not forced to get married to Rochelle? Huh, Tansu? Where are you? You're not forced to get married? No? No, okay. All right. Now, let's start with this. From a famous philosopher na nakita kong tama, nakita kong totoo. What's your thoughts? They become words. What's your words? They become actions. What's your actions? They become habits. What's your habits? They become character. What's your character? It becomes your destiny. Now, balik tayo sa taas. The thoughts being explained here is the idea. Yung idea mo. Yung paniniwala mo. Yung philosophy mo. Siyempre, pag meron kang idea narinig, pag meron kang information na narinig at nagustuhan mo, it becomes your philosophy in life. Okay? It becomes your paniniwala. Nagiging philosophy mo siya. Na siyang lalabas sa iyong bibig. At siyang magiging reaksyon ng iyong katawan. Doon nagsisimula lahat kasi yun eh. Di ba? Then, your habits becomes your character. Yung bawat reaction mo sa mga bagay na yan na minahal mo. No? Philosophy is the love of idea. Philosophy means love for an idea. So, when it becomes your philosophy, yung katawan mo susunod lahat dyan. May reaction ka sa isang bagay, susunod yung katawan mo dyan. Then it becomes your habits. Soon, it will become your character. Tama naman. Di ba? Yun na yung naging habitual reaction mo sa isang usapin dahil siya yung philosophy mo. Yun yung thoughts na minahal mo. Then, that character will become your destiny. Tayo yung bumubuo ng ating destiny. And it starts from having a philosophy. Kaya if you have the wrong philosophy, yun yung mag-shape ng destiny mo. Okay? Which will become your wrong destiny. So, I strongly suggest for all of you to have the right philosophy in life. Lalo na sa marriage. I strongly suggest to have the right philosophy pagdating sa marriage. Okay, so our history, our government, our character. Yung ating history ay napakalaki ang kinalaman sa ating karakter ngayon. Kasi ito yung nagbigay ng ideas sa atin. Ito yung nagbigay ng mga information sa atin kung ano tayo, kung anong klaseng tao tayo at anong klase lang ang pwede nating magawa, hanggang saan lang yung ating kakayahan. Ano pa yung mga pwede lang nating magawa? History shape us to what we are today. And somebody said, the moment you know the truth, it will set you free. Somebody said that the moment nalaman mo yung totoo, it sets you free from what? From confusion, from miscommunication, from misunderstanding,
from misapprehension and everything na magpapagulo sa isip mo at magbibigay sa iyo ng pagkalito sa isang bagay. The moment you know the truth, may peace of mind ka na. Di ba, no? Sir Alvin, anong effect sa truth? Anong effect sa atin pag alam natin ang truth? Sir Alvin? Sir, ano, mas okay na yung maapektuhan din decision making natin pag alam natin yung truth, sir. Yes, hindi na natin kailangan mag-experiment. Di ba? We don't need to experiment. Mag-align lang tayo doon sa katotohanan. And ang tanong, how do you know the truth? How to check the truth? How to know the truth? Yan ang tanong. Naituro ba sa inyo yun? How to get the truth? How to know the truth? Try natin si Sir Julius. Sir Julius, naituro ba sa inyo ito? How to check the truth? By way and asking questions. By way of asking questions. Okay. Weighing things and asking questions. Okay, you will get the truth. Okay, tingnan natin kung baka may ibang sagot. Sir Raymond. How do we know the truth? To supplement what Julius said, I think we can look at certain evidences to validate them. Okay, thank you. Okay, the simplest definition I can give you is this. Truth means original information. Truth means original information. Kung saan ito nagmula. Aatras lang tayo pabalik. Babalik lang tayo pabalik. Nandun ang truth. Kung saan nagsimula ang isang bagay, ang isang produkto, ang isang insidente. Truth. If you will notice sa courtroom, pag merong titestigo, pinapasumpayan ng hukuman. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth? Bakit kailangan ng korte yung truth? Because doon sila kukuha ng kanilang desisyon. Doon manggagaling yung kanilang desisyon. Ngayon, yung truth na yan, nasa utak nung pinagmulan ng isang insidente, ng isang produkto, o ng isang bagay. Nandun yan sa loob ng utak ng author. Kaya sa korte, pag kinuha yung truth dahil nasa isip niya, kailangan niyang ilabas by saying it. Naintindihan niyo? Kailangan niyang ilabas by saying it because it's in the mind of the originator. Ano nag-udyok sa'yo para gawin mo yun? Andito lang yun sa mind niya. And the same with the company setup sa ating trabaho. Pag may isang problema ang lumabas, sino ba nag-request nito? Sino ba ang nagpagsimula nito? We only have to go backwards. Go backwards to where it all started. Nandun yung truth. And truth means original information. Now, principles. Ito yung isang hindi naiintindihan ng mga pumapasok sa relationship. Principles. Ano meaning nito? Principles means first law. First law. Unang batas. If you will recall yung ating history, may mga kingdoms before. Until now, may kingdoms pa naman eh. Kingdom of Saudi Arabia, Kingdom of Brunei, Kingdom of Thailand. Mga anak niyan ay tinatawag na prince and princesses. Prince and princess. Bakit? They are first in line to the throne. Added with the Greek word pos, it gives us principles, which means first law. Ito yung kailangan mong sundin na hindi mo pwedeng pakialaman. First law. Hindi mo nababasa yan, pero it is in the mind of the creator, of the product, of a certain thing. Yan, nandun yun sa isip niya, principles. Now, it is also called law.
Dahil sabi ko kanina, principles are first law. And law precedes order. Law ang tawag sa pag-ooperate ng mga bagay nang hindi nagbibigay ng destruction. Law ang tawag sa umiiral na sistema sa ating solar system para hindi magbanggaan. It's a law that operates our lives to function well. And law, according to dictionaries, law is to regulate behavior. Yun ang purpose ng law. Kaya pag nagkakaroon ng disorder sa ating buhay, it only means that we have violated some law in our lives. Naubos ang pera natin, na-mismanage natin yung ating pera. Lumayas ang anak natin sa bahay, na-mismanage natin ang anak natin. We violated some law. Kaya lagi magkakambal yan. Law and order. Walang misteryo sa buhay. Hindi natin pwedeng sabihin na, ah, ganyan kasing buhay talaga eh. Hindi. Everything was supposed to function well by law. At natuklasan na ng mga scientists yan that even the law of gravity ay hindi nila maitanggi. Merong law of gravity na siyang nagpapatindig sa atin sa lupa. Na siyang humihila sa atin para makatayo tayo sa lupa. And that is a law na hindi imbento ng tao. Kaya aminin na natin sa ating mga sarili that there are laws that are not created by human beings. Na nandiyan dyan na before pa tayo pinanganak. So let's start with our world history. Maiksi lang to. Hindi ko ikukwento lahat kasi mahaba yun. We have known for many, many years sa ating history books na merong kingdoms and castles na nag-exist. This is the kind of government existing before. Kingdoms. Middle East, daming kingdoms dyan. Hanggang sa magkaroon ng isang kingdom that became the greatest kingdom on earth. And that is the Roman Empire. Sila yung empire na gusto sakupin ng buong mundo. Kaya every country, they have the greatest military power. Hindi natatalo sa labanan ito eh, yung Roman Empire, if you check back our history. Lahat ng kanilang nagustuhang lupa. Kasi ang kingdom ay pinamumunuan ng king. Okay? And every king, para mapakita yung power, papakita yung kanyang wealth, ay through colonization. That's the only way for a king to be respected by other kings. The more properties, the more area or location under him, the more respect he gets from other kings. Okay? Yan po yung labanan noon. Talagang as a king, kailangan mas marami kang teritoryo. Mas marami kang sundalo. So yun ang labanan noon. Wala pang United Nations noon that will correct a country sa nag-a-abuse na king. Now, when the Romans colonized Greece, they destroyed everything except for one thing, the library. Kasi when a kingdom colonized a nation, kailangan magmukha siyang kagaya ng nasa main headquarters nila. Ano yun? The same culture, the same kind of language, the same style, the same food, the same everything should look like what they are in the main country. So when the Romans conquered Greece, alam natin na yung Greek civilization contributed most of our
language, most of our government, mga thinkers ito eh. Ito yung civilization na wala silang ibang ginawa kundi pag-aralan ang mundo, pag-aralan ang human being, pag-aralan ang ganito, ang ganyan. The Greek people, science, malaki ang contribution nila sa mundo about language, communication, architecture, etc. So these are called the thinkers. Now, Roman Empire, ang meron lang sila, lakas, tapang, pero wala sila nito. Ha? So when they conquered Greece, they destroyed everything to make it look like Rome, but they did not destroy the library. So in-store nila yun, no? Pinreserve nila yung lahat ng mga writings ng Greek. Ano yung mga writings ng Greek? Alam nyo ba? Nalala nyo ang inyong history? Ang mga writings ng Greek ay ang about human beings ay mayroong rights. Anong rights yun? Rights na pumili ng gusto niya. Rights na magdesisyon sa sarili niya. Rights na mamuno sa kanyang sarili or sa bayan. Kaya dyan lumabas yung idea ng democracy. The Greeks invented democracy. Demokrasia. That's a Greek word. Demokrasia. Demo means power. Krasia means the people. Power of the people. Demokrasia. That's the idea of the Greek. And every idea na binigay nila doon sa kanilang mga writings ay binitbit ng Romans yan. That even the Greek mythology, yung mga gods, gods of love, god of power, god of speed, the Romans adapted that. At ginawa nilang Diyos yung mga nasa idea ng Greek. Na may mga gods, pag ikaw ay malakas, ikaw ay god of speed o god of strength, kagaya ni Mars, etc. Si Venus, god of love, etc. Now, ang Roman Empire na yan, bit-bit ang Greek thought, bit-bit ang Greek knowledge, ay nahati sa 10 bansa. Yung Roman Empire na yan. Hindi sila na-destroy sa war. Hindi sila natalo sa war. Ang ikinatalo ng Roman is immorality. Because 12 Julius Caesar, yung Julius Caesar, hindi yung tao. Title yung. Julius Caesar is a title. Meron pang personal name yung Julius Caesar nila. 12 of them are gays. Mga bading. Tinatabihan yung mga generals nila. Kaya they were destroyed because of their loins. No? Ito yung loin sa baba. They were not destroyed by war. So they were divided kasi may mga immorality na eh. May mga small kingdoms created. The Germans, the English, Anglo-Saxons is now the United Kingdom. Swiss, Switzerland, Italians, Portuguese, the French, and the Spanish. Sino yung mga Spanish na yan? Yan yung nakarating dito sa ating bansa at pinakilala yung idea na merong Jesus Christ na napako sa krus because Jesus was born at the time when the Roman Empire colonized Jerusalem. Okay? If there's one thing that we can be thankful about from the Roman Empire is that the idea that there was Jesus Christ who was really born, died, and rose up again on the third day. Totoo yun. Binitbit nila sa atin yung idea na yan. Pero may mga ibang idea sila na galing sa Greek na itinuro sa atin na hindi naka-align doon sa scriptures. And that is dominating a human being. We were not commanded to dominate another human being. Hindi tayo inutusan ng Diyos para diktahan ang kagustuhan ng ibang tao.
yun ang hindi nila tinuturo. Okay? Now, 99% daw of our social ills emanated from the family. Eto na, naging Kristiyano na tayo. Marami talaga ang naniwala kasi kung konti lang naniniwala, eh sana naging Muslim nation na tayo. Diba? Again, nanalo ang Christianity, nanaig ang Christianity, mas maraming naniniwala sa existence ni Jesus Christ, mas marami naging Kristiyano. Otherwise, Muslim country tayo. Diba? Eh hindi. So, here we are, a Christian nation, pero ang dami nating problema. Supposed to be, wala tayo dapat problema. Kung ang nakalagay sa scriptures ay magandang buhay, walang pinapangako doon na pangit na buhay, everything na nakasulat doon ay magandang buhay. And here we have a very high crime rate, we have a very high poverty rate, we have a very high family breakups and teenage pregnancy, and this all emanated from the family. According to sociologists and behavioral scientists. Bakit? Bakit nila nasabi yan? Tingnan natin. Yung social ills na yan is a social issue that affects many people within a society. It is a group of common problems in present-day society and ones that many people strive to solve. It is often the consequence of factors extending beyond. Ito yung pinakagusto ko eh. Extending beyond an individual's control. It all started from an individual. Yung social issue natin. At kapag dumami yan, talagang pati problema yan, magiging problema yan ng buong gobyerno. O, tingnan nyo yung isang model ngayon. Nabasa nyo yun, no? Si model na pinasok yung bahay. Pinalalayas ka doon. O, yung pala, ex-husband pala niya yun. Ninipapalayan sa kanya. Tapos nananawagan na siya sa gobyerno ng ano, ng human rights. Eh, relationship problem naman pala yun. Tapos ini-involve na yung gobyerno. Eh, totoo naman. The moment na nagka-problema tayo sa ating tahanan, sa ating asawa, it involves national interest. Tandaan nyo yan. The moment na nag-away kayo mag-asawa at inisip ninyong karapatan ninyong lumigaya, iiwanan nyo mga anak nyo, just to make yourself happy. And that involves national interest. Okay? So learning the right principles is the truth. And the truth shall set you free. So here's the truth. Etymology, prince means first. Principle means first law. Sabi ko kanina, the first law na kailangan natin maintindihan, yung law and order. We have to follow law. We have to comply with the law. We have to put our lives aligned with the law para walang disorder sa ating buhay. Okay? And these laws are not created by human being. Relationship is not created by human being. I will prove that to you later on. The first law na ito, or principles, when violated, have built-in punishment. Built-in ang punishment yan. You will never be brought to court. No need for courts or judges. Magtaksil ka, lifetime ang effect niyan. Hindi mo kailangan pumunta sa korte. Nag-aaway na kayo kahit hindi pa kayo nakakarating sa korte. Because you violated first law or principles. We cannot tamper first law. Hindi natin pwede pakialaman yan. They are permanent. So they are called statutes. Kaya nga, ang tawag sa mga estatwa, sa law natin, they are called statutes because hindi pwede pakialaman once na naisulat na eh. Okay? Lalo, how much more yung statutes na gawa ng creator? Wala tayong right pakialaman yun. They are permanent. Violation of first law produces outright disorder in our lives. Even destruction of lives or properties. Generally, we classify our laws as two types. Laws not made by human beings. Not made. It is there before we were born. And the laws made by human beings. So,
Dalawa lang ang i-classify natin. Laws not made by human beings are called supreme, superior, or natural law. Supreme, superior, or natural laws. Laws not made by human beings. Laws made by human beings are called positive laws or the inferior law. Hindi natin alam, hindi natin invento ang mga supreme, superior, or natural law. Ang gawa ng tao na batas ay tinatawag nilang positive law or the inferior law. Bakit positive? Nakakatulong daw. Tandaan natin na hindi lahat ng batas ng tao ay nakakatulong. Not all good laws are right. Maganda yung intention. Kagaya ng divorce. Maganda yung intention para sa kanila. Pero hindi tama yung batas. Naintindihan nyo? Hindi lahat ng law na gawa ng tao na kahit maganda yung purpose ay tama. Okay? Naintindihan nyo? Kahit na, lahat ng law na iniimbento ng tao, laging maganda yung intention. Maganda, maganda, kuno. Maganda para sa iyo, para sa author siguro. Para sa lawmaker, maganda yung intention niya. Pero hindi nangangahulugan na siya ay tama. Magkaiba po 'yun, ha? Not all good laws are right. Tandaan po natin 'yan. Human laws are compiled in our constitution. Ito yung first law of man, constitution. Agreement yan between the government and the people. Kaya yung first paragraph niya, pag binasa nyo, we, the people of the Philippines. Okay? Kasunduan yan ng gobyerno at mga citizen. Yung constitution na yan. Lahat po ng gagawing batas ay naka-align dapat yan sa constitution na yan. Eh nakalagay dyan sa Constitution, Article 15, family is the foundation of our nation. Article 15, family is the foundation of our nation. And here you are, lawmakers, making a law about separating the family. Mas marunong pa sila sa Constitution. Ito ang dapat nilang unahin baguhin bago sila gumawa ng kung ano-anong law. So I'm explaining to you all of this para mas maintindihan natin kung paano natin patakbuhin ang buhay natin, ha? Hindi na ako nakapag-break. Sorry, tuloy-tuloy yung lesson ko. Tuloy na natin hanggang 12. Tuloy na natin. Okay lang, Sir Raymond? Okay lang, Sir Enrico? Baka may naiihi sa inyo dyan. Ha? Naiyala magpaalam. Okay lang, diretso na natin, ha? Okay. Eh, totoo naman ito. Matututunan nyo talaga eh. You will learn all the truths. Ha? So, every country has a constitution. Bawat gobyerno, lagi may constitution yan. Hindi pwede maging nation ang isang bansa without starting a law. Dahil magkakaroon ng disorder talaga pag hindi na set up ang law. So, human law, as I've said a while ago, is to regulate behavior. The same purpose of the creator of the universe na he set up law, he put up laws for everything to function normally. Okay? Now, natural law, sabi dito, Sir Julius, pwede ba kibasa yung natural law doon sa box? It's a system of law based on a close observation of human nature. And based on values, instincts, intrinsics to human nature that can be deduced and applied independent of positive law. The enacted law of a state of or society, according to natural law theory, all people have inherent rights conferred not by act of legislation, but by God, nature, or reason.
Thank you, natural, Sir Julius. Okay na, Sir Julius. According to natural law theory, sabi dito, all people have inherent rights. Tama yun, sinasabi ng mga Greek, lahat ng tao may inherent rights. Conferred, sino nagbigay? Not by act of legislation, hindi bigay ng Senado, hindi bigay ng Kongreso, but by God, but by Creator. Natural law. Hindi natin pwede pakialaman. It is there already. At kasama dyan, yung mga nararamdaman natin na hindi natin imbento, hindi natin control. Yung bakit nagagalit tayo, mga lalaki, kapag may kinakausap na ibang lalaki yung asawa natin? Bakit nagagalit tayo kapag maalis ng walang paalam yung ating asawa? Bakit tayo nagre-reklamo kapag bili ng bili ng mga gamit yung asawa natin na hindi natin alam? It's covered by the natural law na naka-built in sa ating mga katawan na hindi natin invento, husbands. But ganun din sa mga babae. Meron din silang nararamdaman na hindi nila invento, nandun na yung sa katawan nila bago pa sila pinanganak. Which activates kapag tayo ay nagdesisyon na mag-asawa. Okay? So this book, just like the Constitution, which is the agreement between the government and the people, this book contains the agreement between the Creator and the people. All the human beings. Anumang race ka galing, anumang lahi ka galing, anumang bansa ka nakatira, saan ka man nakatira, you are covered by this natural law. Now, isa-isayin natin yung natural products sa ating buhay. Natural na hindi natin imbento, hindi natin control. Walang tao na ka-imbento ng bundok. Wala pang tao na ka-imbento ng dagat. Kaya pag merong man-made lake, ay hindi maitanggi or hindi naman masabi ng tao na oh, gawa ito ng Diyos. Talaga pag gawa ng tao, sasabihin nila man-made. Kagaya ng Lake Caliraya sa Laguna, man-made ang tawag nila doon kasi talagang gusto nilang i-admit na oh, gawa namin to, hindi to gawa ng Diyos. Ang tanong, sa'yo ba galing yung mga ginamit mo doon? Sa'yo ba yung lupa? Sa'yo ba yung tubig? Diba? May ugali ang tao na magmalaki. Animals. Eh kahit anong clone ang gawin ng mga scientists sa pagko-clone ng animals, eh hindi pa rin perfect yung nagagawang animals. Pinaglalaroan lang nila, nag-experiment sila. Because these are not our creation. The human beings, lalo na. There is another one who created us. Kaya nga pinanganak tayo ng hubutubad eh. Wala kang hawak. You don't own anything. And when the time comes, oras muna, wala ka rin mahawakan sa kamay. Okay? As simple as that. Kailangan matanggap natin yan. Yung will natin to decide. Yung power natin to choose. Yun ang sinasabi ng mga Greek. Yung rights natin, inherent rights to decide for ourselves. Kaya na-invento yung demokrasya. Na yung karapatan ng tao ay siya ang pipili kung sino ang tatayong presidente, siya ang tatayong prime minister. Yun ang karapatan ng tao na inimbento ng Greek. Hindi yan galing sa Bible. Okay? Yung demokrasya na yan. Although yung right to choose ay binigay ng ating Creator. The Greek only emphasized that you can activate that. The love or the feelings that you have. Yan ay hindi din natin imbento. The moment we activated that, pinilit nating magmahal ng opposite sex or bagay, it activates, no, yung feelings na yan. It is there already. Rights, yung freedom, kalayaan, these are Greek philosophy. Now, the byproducts of our decision, whether right or wrong yung ating decision, we create the following byproducts. We can decide to remain single or married. We can decide to have a career or family. Or a community, anuman yung decision ng mga yan, common, no? Kaya sinawag na community yan from the word common. Common beliefs. Meron silang common beliefs sa isang bagay and they become a community.
government, decision din natin yan. Anong klaseng gobyerno ang pamumuno sa atin? Institution, we understand that already. And how to produce money? It's still a byproduct. Invento ng tao ang pera. Okay? Relationship is not a product of human beings. Ito ang una ninyong kailangan matutunan, maintindihan at tanggapin. Na hindi natin ito invento. It is already there before us in creation from the very beginning. Paano? I'll explain. Itong puno, nagsimula sa buto. Yung kanyang buto, mailagay siya sa tamang lupa, sa tamang supply ng hangin, tamang supply ng tubig, tamang sikat ng araw, automatic siyang mag-grow kahit walang human intervention. Pero kung yung buto ay nasa semento, it will create disorder. Hindi mabubuo yung buto because it's a law na kailangan ng butong yan ng tamang lupa para siya ay mag-grow naturally. At kailangan i-produce ng creator ng buto dahil siya yung source, yung pangangailangan nito, puno na ito, para mag-grow siya naturally kahit walang human intervention. Kaninong obligasyon yung pagbibigay ng mga needs nitong puno para siya ay mag-grow naturally? Yung kanyang source, yung kanyang creator, yung kanyang author, yung source niya. Now, the same principle applies to the fish. The fishes in the sea. Environment nila yung tubig. Itong buto ng puno na naging puno na ngayon at mabunga, yun yung tamang environment niya at nag-grow siya naturally. Sa mga isda, natuklasan ng mga scientists, they become more stronger kapag nandun sila lumalangoy sa kanilang tamang tubig, sa kanilang tamang environment. Nakukuha nila yung strength daw nila by swimming. Excited sila doon. Hindi sila napapagod. Wala kang makikitang isda na napagod lumangoy. Only kapag nilagay mo yan sa maling tubig. Okay? At pag kinuha natin sila, just like the birds in the air, na natukusan din ng mga science na they get their strength from flying, tamang hangin, tamang linis ng hangin, tamang luwag ng environment, they get their strength, itong mga birds. Kapag kinuha natin sila, we are taking the responsibility to provide for their needs. Okay? Kasi yung source nila, yung nagbibigay sa kanila ng needs nila, kaya they function naturally. They function well. Now, kapag nag-intervene yung human being, kinuha natin yan sa kanilang environment, we are taking the obligation to provide them the same environment that they enjoy naturally. Kaya magtatagal ang buhay ng mga animals na yan kapag inuwi natin sa bahay if we give them the needs na kailangan nila for them to grow naturally. Because if you release them to their natural habitat, sabi ng mga scientists, di ba? Pag nirelease mo sila sa natural habitat nila, they will grow naturally. Bakit? Because there is a source who made sure na maibigay lahat ng kanilang needs sa kanilang tamang environment. Now, dependency to another product to function well is called relationship. And that's the first law. Tandaan natin. Where human beings cannot tamper with. Kailan ka pa nakabili ng gamit na hindi mo kailangan isaksak sa kuryente? Kailan ka pa nakabili ng kotse na hindi kailangan lagyan ng gas? Kailan ka pa nagkaroon ng halaman na hindi mo kailangan diligan? Na inuwi mo yung halaman, mamamatay yun pag di mo diniligan. Mamamatay yun pag hindi mo binigay yung needs niya. Pag pinabayaan mo lang. Kasi inalis mo sa kanyang natural environment. Kaya yung relationship
yung dependency for a product to another product para mag-function well is called relationship. Now, think about this. Yung mga wives, yung mga brides-to-be ngayon na nakikinig. Kung yung mapapangasawa ninyong bride ay lumaki sa isang environment na binigay ng magulang niya na puno ng love, puno ng attention, puno ng care, puno ng pagmamahal, ng pagkain, etc., tuition fee, everything provided ng responsible parent niya, the woman will grow naturally without a boyfriend. Diba? Kahit walang boyfriend yan, mag-grow yung babae naturally. Tatalino yan, gaganda yan, sexy yan, kahit walang boyfriend. If may responsible parent siya, providing her the right environment. Now, husband, nakita mo yung babae na yan, lumabas ng bahay. Nakita mong blooming, nakita mong sexy, nakita mong mabango. Kinuha mo para pakasalan. Iuwi mo yan sa sarili mong environment na ibibigay sa kanya. You have to make sure that you are giving the same environment that her parents are giving her. Otherwise, uuwi yan sa kanyang, magulang. Babalik yan sa kanyang magulang. Kaya it is wrong for a husband to stay sa bahay mismo ng babae. Bakit? Ang sabi ng designer ng marriage, pag nag-asawa daw ang lalaki, aalis siya ng kanyang magulang at makikisama sa kanyang wife na pinili. Hindi na tayo hinayaan ng creator ng marriage na manghula kung paanong set up. Lalaki lang yung inutusan niya na lumabas ng bahay at makisama sa kanyang asawa. Hindi na tayo mag-i-experiment pa ng kung saan-saan libro. Sinabi na niya yung designer ng marriage mismo. Lalaki lang yung sinabihang lumabas ng bahay para tumira sa kanyang asawa. Kaya ang babae, kapag hindi niya natatanggap yung the same environment that she has been receiving all her life sa kanyang responsible parents, hindi niya natatanggap sa iyan, ano yun? Love, care, protection, security, everything, uuwi lang yan ng bahay sa kanyang magulang. Okay? Kaya make sure, husbands, that you give the same environment for your wife to be, dahil nag-i-enjoy na yan sa kanyang environment from her responsible parents. Now, problema yan kapag hindi responsible parents yung pinanggalingan niya. Ikaw, husbands, yung meron ngayong obligation to provide the right environment to your wife para siya ay mag-grow naturally. Okay? Naintindihan? Any question? Oh, buti na lang naintindihan ako ni ano, ni Chansu. Thank you, Chansu. Naintindihan mo ako, ha? So, time check is 11:57. Pwede na tayo mag-break siguro, ha? Dami ba kayo natutunan so far? Dami? Dami na? Ha? Any question? Any question? Huwag mahiya. Magtanong. Any violent opposition? Ha? Any violent reaction? Sabihin nyo na maaga. We have 3 minutes to discuss your opposition. Any doubt sa aking mga tinuturo? Please? Wala naman? Wala? Wala, Sir Enrico? Ayos? Ayos? Sir Raymond, any question? Thank you. Sir Alvin. Thank you. Thank you. At si Sir Julius. Okay, so far? Sir Rojan? Sir Rojan? Okay? Si Chansu, sumagot na kanina eh.
Who else? Ah, okay. Okay. So I'll see you at 1 p.m. Pero si Bishop Dijen Luna ang magpi-pre-K na. So for those of you na hindi subject sa pre-K na, pwedeng mag-exit at babalik po kayo ng anong oras? 2 p.m. Balik kayo ng 2 p.m. for the family planning. Okay. 2 p.m. is family planning. Ang babalik ng 2 p.m., ang babalik ng 1 p.m., yung pre-K na attendees. Yung babalik ng 2 p.m., yung covered ng family planning. Ang babalik ng 3 o'clock, lahat kayo para sa akin, para matapos yung ating module. Ha? Same link. Yes, same link lang po. Ha? Use the same link. So, ulitin ko po. 1 p.m., pre-K na session hanggang 2. 2 p.m., family planning. Yun lang nag-avail ng family planning. Ha? 3 p.m., balik kayo lahat. Okay po? So, enjoy your lunch. I'll see you again at 3 p.m. Bye-bye. Happy lunch. Thank you. Thank you. Huh?